Ang South Korean comedy drama movie na Switch ay sinimulang ipalabas noong January 2023. Ang pelikula ay tungkol sa buhay ng isang binatang aktor na si Park. Sa simula katabi nito ang babaeng artista na magdamag niyang nakasama, maraming babaeng napapabalitang nakakarelasyon ni Park, pero ni isa ay wala itong siniseryoso. Isang bigating aktor si Park at malalaking pelikula ang mga nagagawa nito, kaya naman bumubuhos ang pera at kasikatan sa kanya. Isa sa nagtatamasa sa biyaya ni Park ay ang kanyang ina. Mahilig mangulekta ang ina nito ng mga alahas at mamahaling bag. Kapag may bagong labas na bag, agad na bumibili ang kanyang ina. Nakatira sa isang mamahaling kondo si Park, at may mga magagara ding mga sasakyan. Hindi lumalakad si Park na hindi niya kasama ang kanyang pinagkakatiwala ang manager at personal assistant na si Joyeon. Magkaibigan na noon pa si Joyeon at Park, sabay silang nag-audition noon para mag-artista, pero si Park ang pinalad at sumikat. Dahil sa maliit lang ang kinikita ni Joyeon bilang extra lang sa pelikula, napilitan itong tumigil sa pag-arte, at pumasok na lamang bilang personal assistant ni Park. Hindi na inisip pa ni Joyeon na naging utusan na lamang siya ng kanyang kaibigan, basta mabigyan lang niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Isang gabi dumalo si Park sa isang film awarding ceremony, kung saan siya ang hinirang na best actor. Sa kanyang speech, sinabi ni Park na 10 taon na ang nakakalipas, isa lamang siyang mahirap at nangarap na maging artista, hindi niya inaasahang makukuha pa niya ang award bilang best actor. Samantala sa isang maliit na restaurant, tahimik na nanonood ng awarding ang pintor na si Suyon, ang dating girlfriend ni Park noong hindi pa sikat at mahirap pa ito, kararating lang ni Suyon mula sa New York para mag-open sa Seoul ng art exhibit. December 24 ng gabing iyon, nadaanan nila ang maliit na bar na dati nilang tinatambayan noon. Nagyaya si Park na uminom muna sila. Dahil Christmas, pinauwi na ni Joyeon ang kanilang driver, binigyan ni Park ng pera si Joyeon para ipamasko sa anak nito. Nagpasalamat si Joyeon, kahit utusan na lang ang turing sa kanya ni Park, hindi na lang niya ito pinapansin dahil mapagbigay naman si Park pagdating sa pera. Sinabi ni Joyeon na nabalitaan niya na bumalik na ang ex-girlfriend ni Park, sigurado si Joyeon na mas masaya ang buhay ni Park kung nagkatuluyan sila ni Suyon. Bumalik sa alaala ni Park ang nakaraan kung saan napilitan siyang makipag-break kay Suyon, para makapag-concentrate siya sa kanyang career sa showbiz. Nasaktan noon si Suyon, agad itong umalis at doon na lang sa New York tumira. Makalipas ng ilang oras, pinauwi na rin ni Park si Joyeon para makasama din ito ang pamilya bago matapos ang Pasko. Mag-isa na lamang si Park na sumakay ng taxi. Natuwa ang taxi driver dahil swerte para sa kanya ang gabing iyon, na naisakay niya ang isang sikat na aktor. Sinabi ng driver na sa katulad ni Park na sikat at mayaman ay napakasaya na nito sa kanyang buhay, dahil mabibili na niya ang lahat ng kanyang gusto. Pero sinabi ni Park na yun din ang akala niya noon, hanggang malaman niyang hindi karangyaan ang kasagutan para maging masaya. Naramdaman ng taxi driver na hindi lubos na masaya si Park, kaya tinanong nito si Park na kung bibigyan ba siya ng pagkakataon makabalik sa nakaraan, ganung buhay pa rin kaya ang kanyang pipiliin. Sumagot na lamang si Park na wala na rin saysay dahil huli na ang lahat. Sa puntong iyon nakatulog na si Park. Kinabukasan, laking gulat ni Park dahil nagising siya sa hindi niya bahay, kundi sa isang ordinaryong bahay na may dalawang batang lumapit at tinatawag siyang daddy. Lalo rin niyang ikinagulat nang makita niya ang dati niyang girlfriend na si Suyon. Inakala ni Park na nanaginip lamang siya. Tinanong niya si Suyon kung saan siya naroroon. Nagalit si Suyon. Sinabi nitong dahil sa sobrang pag-inom ni Park kagabi, nakalimutan na nito kung sino ang kanyang asawa at mga anak. Gulong-gulo ang isip ni Park kung anong nangyayari. Sa takot nito agad itong tumakbo palabas ng bahay. Sinubok ang tawagan ni Park si Joyeon pero hindi na niya ito makontak. Nagulat din siya nang makitang iba na ang sasakyan ng hawak niyang susi. Ganun pa man ginamit pa rin niya ito papunta sa kanyang kondo. Kampanting pumasok si Park sa condo building, nagtaka ang mga security dahil hindi nila kilala si Park. Sa itaas hindi na gumagana ang kanyang security code. Isang lalaki ang nagbukas ng pintuan, inakala ni Park na nilooban ng magnanakaw ang kanyang condo kaya agad itong pumasok sa loob. Lumapit si Park sa babaeng naroon at nagtanong kung bakit hindi siya nakikilala ng babae bilang sikat na aktor. Naghinala tuloy ang lalaki na kalaguyo ng kanyang asawa si Park kaya biglang nagkagulo na sa loob. Dinala ng mga security si Park sa police station, doon pilit pa ring ipinapaliwanag ni Park na sa kanya ang kondo, at isa siyang sikat na artista. Pero ipinakita ng mga police ang record ng building na 10 taon ang nabili ng mag-asawa ang inaangkin niyang kondo, wala ring matandaan ang mga police na nakita nila sa kahit anong pelikula si Park. Nang dumating si Suyon para kunin si Park, itinanggi rin ni Park na asawa niya si Suyon. Kinausap ng pulis si Suyon na iuwi muna sa kanilang bahay si Park dahil hindi maganda ang kondisyon ng pag-iisip nito. Paglabas nila, hindi pa rin maisip ni Park kung bakit biglang nag-iba ang kanyang buhay, kaya walang tigil itong tanong ng tanong kay Suyon kung totoo ang lahat ng kanyang nakikita.
Sa inis ni Suyon, bigla niyang sinampal si Park para malaman nitong hindi ito nananaginip. Habang nasa ganong posisyon nakita ni Park ang isang taxi, bigla niyang naalala na bago siya nakatulog noon sa taxi, narinig niyang sinabi ng driver kung nagsisisi siya dahil mas pinili niya ang career kesa sa kanyang girlfriend, bilang regalo sa kanya sa Pasko, bibigyan siya ng pagkakataon na maranasan ang buhay na kasama ang kanyang mahal. Pagdating sa bahay, lalong naiinis si Suyon sa patuloy pa ring pagtatanong na kung ano-ano ni Park. Nakilala ni Park ang kanyang anak na babae na si Rohee. Sinabi ni Park na nagkaroon siya ng sakit na nawala ang kanyang memorya. Hiningi ni Park ang tulong ni Rohee na malaman niyang muli ang mga nawalang impormasyon sa kanyang isipan. Sinabi ni Suyon na tingnan muna ni Park ang mga bata dahil may pupuntahan pa si Suyon pagkatapos ng kanyang art class. Iminungkahi ni Park na kumuha sila ng katulong para mag-alaga sa mga bata. Sinabi ni Suyon na wala pa nga silang pambayad sa renta sa bahay, tapos kukuha pa sila ng katulong. Pinayuhan itong tigilan ni Park ang pag-iinom, bagkus maghanap ng ibang trabaho ito, dahil kukurampot lang ang kinikita ni Park bilang stage actor. Dahil sa ibig ni Park na malaman ang nangyaring misteryo sa kanya, kasama ang dalawang bata, hinanap ni Park ang taxi na kanyang nasakyan noon, subalit halos lahat na ng taxi company ay sinasabing wala silang nakikita na taxi na may design na Christmas tree. Sa pagtatanong ni Park sa kanyang mga anak, nalaman niya kay Rohee na pagiging isang stage actor ang kanyang trabaho. Sinabi rin ang kakambal ni Rohee na si Roha, paminsan-minsan lumalabas sa telebisyon si Park, yun nga lang hindi siya kilala dahil extra lamang ang kanyang ginagampanan. Kinagabihan muling ipinaliwanag ni Park kay Suyon, na galing siya sa ibang buhay, na isa siyang sikat na aktor at nakatira sa mamahaling kondo, pero inisip ni Suyon na hindi pa rin nawawala ang kalasingan ng kanyang asawa. Sa kanilang pagtulog, bagamat may kasiyahan nararamdaman si Park na muli na niyang nakasama si Suyon, naguguluhan pa rin ang kanyang isip sa biglaang pagbabago sa kanyang buhay. Mula noon, araw-araw maagang nagigising si Park na may katabi ng asawa at mga anak. Hindi niya lubos maisip na mula sa pagkabinata, bigla na lang siyang naging padre de pamilya. Hindi rin maramdaman ni Park sa kanyang sarili ang tunay na pagmamahal ng isang ama para sa mga bata. Isang gabi, pinaalala ni Suyon kay Park ang taping nito sa Mystic TV, isang TV channel na hindi masyadong kilala at mababa ang mga ratings dahil sa mga pangit na palabas. Ganun pa man very proud pa rin si Suyon at mga bata para kay Park, pero nag-resign si Park sa trabaho, hindi niya matanggap na extra lang ang kanyang ginagampanan lalo na sa hindi pa sikat na TV show. Isang tawag ang sinagot ni Park mula sa kanyang kaibigan na kailangan nilang mag-promote ng kanilang stage show. Doon natanong ni Park sa kanyang kaibigan na si Wohee, kung nasaan na si Joyon. Nagtaka si Wohee na hindi alam ni Park na isa ng big-time actor si Joyon, at malaki ang kinita ng bagong labas na pelikula nito. Inalam ni Park kung totoo ang sinasabi ni Wohee. Nanood ito ng sine, nakita ni Park na ang role niya noon sa pelikula ay si Joyon na ang gumaganap. Napagtanto ni Park na ang kanyang maswerteng kapalaran ay napunta sa buhay ni Joyon. Pinuntahan ni Park ang agency ni Joyon, pero dahil wala siyang appointment tumakbo siya paakyat sa opisina ni Joyon. Nagkataon na palabas na rin ang oras na yun si Joyon. Agad na lumapit si Park at natuwa rin si Joyon na nakita niyang muli ang kaibigan. Sa isang restaurant, dinala ni Joyon si Park. Nasabi ni Park na natutuwa siya dahil nagtagumpay si Joyon sa buhay. Nagpasalamat naman si Joyon kay Park, dahil noong iniwan ni Park ang audition para pigilan si Suyon sa airport na papunta sana sa New York, si Joyon ang maswerteng napiling gumanap sa pelikula. At doon nagsimula ang pagsikat ni Joyon bilang artista. Pinuntahan ni Park ang gallery shop ni Suyon, habang naglalakad sila, sinabi ni Park na maganda na sana ang buhay ni Suyon kung itinuloy nito ang pagpunta sa New York. Pero sinabi ni Suyon na hindi niya pinagsisisihan kung hindi man siya natuloy sa New York dahil masaya siyang kapiling ang kanilang mga anak at si Park. Sa narinig ni Park, bumalik ang kanyang paghanga at pagmamahal kay Suyon. Nagpatuloy sa trabaho si Park sa stage show nila ni Wohee kahit walang masyadong nanonood, habang nandun naman si Joyon na kahit pagod ito sa shooting, pumunta pa rin ito para suportahan ang show ni na Park. Pagkatapos ng show, niyaya ni Joyon ang buong crew ng show para kumain, lihim na may gusto si Joyon sa kanilang kaibigan na si Wohee kahit alam nitong ugaling lalaki si Wohee. Nagpaalam si Park kay Joyon kung maaaring dalhan ni Park ng pagkain ang kanyang mga anak, pumayag naman si Joyon at iniwan ang credit card nito kay Wohee. Pag-uwi ni Park, masaya siyang nakipag-inuman at kantahan kay Suyon at sa mga kaibigan nito sa kanilang bahay. Kinabukasan nagulat si Park dahil muli niyang nakita din ang kanyang ina. Pero nagalit ito nang malamang umalis sa TV show si Park, sinabi naman ni Suyon na maghahanap ng ibang mapapasukan si Park. Sa hapon, inihatid ni Park ang kanyang ina sa terminal. Sinabi ng ina ni Park na gayahin niya si Joyon na maayos ang paghahanap buhay. Bago ito umalis, binigyan niya si Park ng pera para sa kanyang pamilya. Pinayuhan din ito si Park na bisitahin din niya ang puntod ng kanyang ama.
Sinunod naman ni Park ang payo ng ina, pumunta sila sa libingan at nagdala ng bulaklak, pero gaya ng dati, ang kanyang mag-iina lang ang pinapapasok ni Park. Masama pa rin ang loob ni Park at hindi na rin niya maalala ang mukha ng ama, mula nang iwan sila noong 10 taong gulang pa lang si Park. Sinimula ni Park na maghanap ng bagong trabaho, nag-audition siya sa isang pelikula, pero hindi siya nagustuhan, dahil alam ng mga nagpa-audition na kaibigan niya si Joyoon. Hinimok nila si Park na kausapin si Joyoon, na pumayag si Joyoon na lang ang maging bida ng pelikula. Kinausap ni Park si Joyoon, pero sinabi ni Joyoon na hindi niya kinuha ang kontrata, dahil gusto niyang si Park ang maging bida para kumita naman ito. Para matulungan ni Joyoon si Park na magkaroon ng sapat na kita. Inalok nito na maging manager niya si Park, pero hindi pumayag si Park, isang malaking insulto para kay Park na maging amo niya ang dating utusan lang niya sa kanyang totoong buhay noon. Ang mga sumunod na araw, nagtataka si Park dahil palaging sarado at wala sa shop si Suyon. Ipinasyal ni Park ang kanyang mga anak, nagtanong si Rohi kung paano pumirma si Park, ipinakita naman ni Park ang kanyang pirma, sinabi ni Rohi na balang araw siguradong gagamitin ni Park ang kanyang pirma para sa mga fans na magpapa-autograph, pero biglang napatakbo si na Park dahil aksidenteng nahulog si Roha. Nagmamadaling binuhat ni Park si Roha, halos liparin nito ang daan papuntang ospital. Ilang sandali pa napasugod din sa ospital si Suyon, nakahinga si Suyon ng maluwag ng malamang ligtas at hindi naman grabe ang nangyari kay Roha. Pero nadiskubre ni Park na tuwing hapon nagtratrabaho pa si Suyon bilang sales lady sa grocery store para pandagdag sa gastusin ng kanilang pamilya. Naawa si Park sa kanyang asawa, naramdaman ni Park na wala siyang silbi bilang padre de pamilya, agad pumunta ito sa ATM, pero nakita niyang walang laman ang kanyang account. Hanggang maisip ni Park na wala ng iba pang paraan para hindi mahirapan sa buhay ang kanyang pamilya, lumapit si Park kay Joyoon at tinanggap nito ang trabaho bilang personal assistant. Mula noon, naging tagadala ng gamit ni Joyoon si Park, taga-ayos ng schedule sa shooting, si Park na rin ang taga-basa para hindi makalimot ng script si Joyoon, at kahit trabaho ng bodyguard ay ginagawa rin ni Park. Dahil din sa karanasan ni Park sa kanyang buhay noon sa showbiz ng 10 taon, alam ni Park kung paano hindi sila maiisahan sa porsyento sa kontrata at commercial, kaya naman dumuble ang kita ni Joyoon mula nang maging assistant niya si Park. Isang araw, narinig ni Joyoon na hindi dumating ang isang gaganap na aktor, habang hindi alam ni Park, ipinakiusap ni Joyoon sa direktor na si Park na lang ang ipalit. Tinanong ng direktor si Park kung payag ito at kung kaya ni Park gawin ang eksena. Tuwang-tuwa si Park na pumayag, dahil nagawa na noon ni Park sa dati niyang buhay ang ganong eksena, maayos niyang natapos ang shooting kung saan labis na humanga ang direktor sa kanyang ginawa. Dahil doon regular nang isinali si Park sa drama show ng isang malaking TV channel kung saan ipinakita ni Park ang kanyang galing sa pag-arte, na lalo namang hinangaan ni Suyon at mga bata si Park. Sa pagdaan ng mga araw, nagiging masaya na si Park na kasama si Suyon at ang mga bata, itinuturing na rin ni Park na mga anak nga niya ang kambal. Nakalimutan na nito ang dati niyang buhay, pakiramdam ni Park, nahanap na niya ang tunay na kaligayahan na kahit sa simpleng pamumuhay, masaya silang magkakasama. Dahil sa maganda na ang trabaho ni Park, ibig niyang lumipat sila ng mas maayos na tirahan, ibig niyang ipatikim sa kanyang mga anak ang komportableng buhay. Pero hindi pumayag si Suyon, ayaw ni Suyon iwan ang maliit nilang bahay kung saan punong-puno ng magagandang alaala nila mula nang bumuo sila ng pamilya. Nang gabing iyon hindi makatulog si Park, pumunta siya sa kwarto ng kanyang mga anak, naisip ni Park na natikman na niya ang marangyang buhay, pero hindi pala ang material na bagay ang pinaka-importante, kundi ang mga taong mahal niya sa buhay. Sa paglipas ng mga buwan, wala na sa isip pa ni Park ang dati niyang buhay, kontento na siya nakapiling ang kanyang mag-iina. Natapos ang kanilang TV drama na may mataas na ratings, sinabi ng direktor na sa susunod na project kukunin niyang muli si Park. Nagkaroon na rin si Park ng mga tagahanga, may mga reporter na rin na nagka-interes para interviewin si Park. Masayang masaya ang mag-iina nang mabasa ang article tungkol kay Park na puro magaganda ang nakasulat, sinasabi sa article na may bagong nakikilala sa showbiz, ang isang aktor na nagsisikap para sa kanyang pamilya. Ganun pa man na natili pa ring assistant si Park kay Joyoon, sa gabi ng Film Award na ginanap, si Joyoon ang hinirang na best actor. Nagulat si Park sa speech ni Joyoon. Sinabi ni Joyoon na nagpapasalamat siya kay Park, dahil hindi niya mararating ang kanyang kinalalagyan, at makukuha ang Best Actor Award kung hindi dahil sa kanyang kaibigan. Sinabi rin ni Joyoon na mas magaling pa si Park umarte kesa sa kanya. Nakonsensya si Park sa sinabi ni Joyoon, alam ni Park na hindi ganun ang turing niya noon kay Joyoon. Sa pag-uwi nila nagpasalamat si Park kay Joyoon, sinabi ni Park na napatunayan niya na isang tunay at mabuting kaibigan si Joyoon. Bago umuwi nagyaya si Joyoon na uminom muna sila. Nabanggit ni Park na tinanggihan niya ang alok sa kanya na bagong TV drama dahil sa ibang bansa ang shooting, hindi niya kayang iwan ng 3 buwan ang kanyang mga anak.
Sinabi ni Joyeon na huwag mag-alala si Park dahil siguradong marami pang darating na project. Nagtapat din si Joyeon na may gusto siya kay Woo-hee at ibig niya itong pakasalan. Sinabi ni Joyeon na kung magkakaroon ng pagkakataon, payag siya na magkapalit sila ng buhay ni Park dahil naiinggit siya kay Park na may masayang pamilya. Nang matapos sila, nagbigay ng pera si Joyeon para pamasko sa mga anak ni Park, saka ito nagpahatid pa uwi kay Woo-hee. Sumakay na rin si Park ng taxi. Sa taxi tumawag sa kanya si Soo-yeon at mga bata. Dahil Christmas ng gabing iyon, hinihintay ng mga bata ang pag-uwi ni Park. Narinig ni Park na tinanong siya ng driver na kumusta ang kanyang buhay na kasama ang kanyang pamilya. Doon na lang napagtanto ni Park na muli niyang nasakyan ang taxi na nasakyan din niya noon. Nabigla si Park sa narinig sa driver na kailangan na niyang bumalik sa totoong buhay. Tumutol si Park, hindi siya papayag na iwan ang kanyang pamilya. Pero sinabi ng driver na wala nang magagawa pa si Park dahil mangyayari kung ano ang nakatakda. Pinayuhan siya ng driver na maging aral sana kay Park ang lahat, at huwag matulad sa driver na pinagsisihan na inubos nito ang oras sa trabaho at iwan ang kanyang anak noon, pero nang gusto nang bumalik ng driver ay hindi na magawa pa nito. Umiiyak at nanghihina si Park nang makarating sa kanilang bahay, hindi niya matanggap na yun na ang huling gabi na makakasama niya si Soo-yeon at ang mga bata. Sobra mang nalulungkot si Park, pinili pa rin niyang hindi ipakita sa mga bata ang kanyang nararamdaman. Mahigpit na lamang niyang niyakap ang kanyang mga anak, alam niyang yun na ang huling yakap na magagawa niya. Ipinakita ni Soo-yeon ang isang lumang litrato noong bata pa si Park at ang ama nito na hindi na maalala pa ni Park ang mukha. Pero nagulat si Park dahil ang taxi driver na kanyang nakausap ay walang iba kundi ang kanyang ama pala na matagal nang patay. Napagtanto ni Park, mahal na mahal pa rin siya ng kanyang ama, kahit sa huli ay itinuro pa rin sa kanya na ang pamilya ang dapat bigyan ng halaga, hindi ang kahit ano pamang bagay. Malalim na ang gabi pero ayaw ni Park ipikit ang kanyang mga mata, na natiling mahigpit niyang yakap-yakap si Soo-yeon. Pero kinabukasan, nagising na lamang si Park na nasa kanyang kondo. Sinabi ni Joyeon na isang gabi lang si Park nakatulog. Dahil sa panaginip, nalaman ni Park na ganun pala siya kasaya kung hindi niya iniwan noon si Soo-yeon. Alam ni Park na hindi pa huli ang lahat. Matapos sabihin ni Joyeon ang kinaroroonan ni Soo-yeon, agad nagpa siya si Park na puntahan si Soo-yeon. Pero bago umalis si Park, inutusan nito si Joyeon na mag-audition muli. Tutulungan siya ni Park na maging artista rin at sumikat. Nang makarating si Park sa art gallery, namangha siya sa isang painting na kanyang nakita, kung saan iyon ang kanilang bahay na nasa panaginip. Nagulat din si Soo-yeon nang makita na naroon si Park. Sinabi ni Park na nakita na niya ang bahay na nasa painting, pero sinabi ni Soo-yeon na kalalagay pa lamang niya ng painting. Isinama ni Park si Soo-yeon sa isang lugar, namangha rin si Soo-yeon na totoo nga ang sinasabi ni Park. Sinabi ni Park na nanaginip siya na doon sa bahay na yun nagpasko sila ni Soo-yeon, at yun ang pinakamasayang Paskong naranasan ni Park. Muling nagpahayag si Park ng pag-ibig kay Soo-yeon, ibig ni Park na mangyari ang kanyang panaginip sa totoong buhay. Makalipas ng 2 taon, matapos ikasal si Park at Soo-yeon, mayroon na silang kambal na anak, Roo-hee at Roha pa rin ang ipinangalan ni Park gaya ng mga anak niya sa panaginip. Samantala si Joyeon ay isa na ring sikat na artista, sinabi ng taxi driver na swerte ang kanyang gabi na naisakay niya ang sikat na aktor. Binabati namin ang magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Bernard Dalomias ng Malabanas, Angeles City, Junres Escobal, Romar ng Tarlac City, Mikey Jesta ng Qatar, Wendell Barituwa ng Abu Dhabi, Pangkalusugan PH, Annelisa Mendoza ng General Trias, Gerald Peñales ng Bilibiran Binangonan Rizal, Jusco Channel, Motomark Blog TV, Kabsat Hema, Vince Alulor, Agnes Sarinoy ng Jeddah Saudi Arabia, Patrick Gameplays, Alf Forum ng Asingan Pangasinan, Nonoy ng Katayngan Masbate, Lowon Ablino ng Sumilaw Bukidnon, Activated Life, Imelda Aquino ng Japan, Randy Aleperio ng Rizal Makati City, Lourdes Caraga ng Taguig City, Crazy Dude ng Malolos City Bulacan, Renato Termulo, Dun Maestro Beat, Emma Crema, Ching Cha Ching ng Saudi Arabia, Wi-Fi Friends ng California, Jane Castro ng San Pedro Laguna, sa mga taga Dumaguete Negros Oriental, Kimberly Delphine Respicio ng Kuwait, at si Elsa Carino ng Qatar. Marami pong salamat sa panonood, pa-subscribe at like na lang po sa aming channel, at pakiclick na rin po ang notification bell, nang sa ganun maabisuhan po namin kayo sa susunod naming video. Ingat po kayo palagi.